Kuya Kim, ito. Mm-hmm. Sa panahon ngayon, mas dapat pang maging mapanuri. Kalat na talaga ang AI. O yung tinatanong ko sa'yo kanina, Artificial Intelligence. Alam mo, okay naman sana, Susana, no? Kung sa maganda ito gagamitin, gaya na lang, kung binibigyan buhay at bagong kulay ang mga bagay-bagay. Mm-hmm. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Sa pag-usbong ng digital era, lahat posibleng maging instant. Tulad na lang ng nauusong artificial intelligence o AI filters at application. Mula pagpapabata o pagpapatanda ng mga litrato, maging ang damit at lugar sa larawan, kaya na rin mabago. Isang content creator na si Rumor Sibay na nakahook ng mga followers dahil sa kanyang mga AI content. Mahilig ako mag-edit ng mga pictures, tapos tinatry ko din yung mga apps, then nagtitrending yung AI, dun ko siya, natry ko siyang gawin. Sumubok din si Rumor na gumawa ng mga tutorial video kung paano gawin ang mga AI anime content. Trinay ko siya na gawing tutorial na Tagalog version naman. Ang una ko lang na inedit na AI is pictures lang siya na nag-iiba yung background. Tapos cartoons nagiging anime. Mas dun siya patok sa mga tao. And nung in-upload ko siya, pwede ako makapag-earn doon. So tinuloy-tuloy ko na lang siya sa AI. Ang mga sikat na lugar sa Maynila, ginawan din niya ng iba't ibang versyon. At hindi lang daw ito limitado sa larawan, pati videos, pwedeng i-AI. Nakikitrend man si Rumor, pero nililimitahan daw niya ang paggamit ng AI sa mukha ng tao. Posible daw na magamit sa deepfakes o manipulated videos ang AI, ayon sa data analyst na si Dominic Vincent Ligot. The good news about it is, sabi ko nga, hindi mo na kailangan maging super high-tech. Siyempre, the downside is, paano ba siya ginagamit? For example, back in the day, nung bago-bago pa lang yung mga deepfakes, there was always a worry na pwede siyang gamitin for, you know, identity theft, pwede siyang gamitin to defraud people. So yun talaga yung danger. The fact that anyone can do it and anyone can use it for whatever they want. Dapat alam mo na matagal lang may AI sa cyberspace at isa ang mga chatbot sa mga naunang uri ng AI. Noong nakaraang taon, higit na napansin ang mga app dahil sa AI pictures at videos. Kasama siya sa tinatawag nating generative AI. Ito yung mga applications that generate data. Ang main parang subject matter niya is content. Content creation, content analysis. And then may mga apps tayo na na-download that you can use to change your face, to change your costume, mga photo lab, mga ganyan. No? So yan, that's really purely for entertainment purposes. Bago makitrend sa AI, kailangan maging maingat. Siyempre, lahat ng app na dinadownload mo, meron niyang terms and conditions. No? May fine print na dapat binabasa natin. Like in the case of some of these apps, you're literally giving permission to the app developer to own yung photos mo or content mo. We have to be careful about misusing the applications. Huwag nyo nang itry yung may premium kasi talagang parang lahat ng data mo, binigay mo na rin eh. Think before you click talaga. Hindi lahat ng uso sinusunod, maging mapanuri sa mga application na susubukan online dahil nakasalalay dito ang seguridad ng inyong pagkakakilanlan.